Good evening. It's a December 1. Happy December. Akalain nyo, no? December na, 2022 na. Parang kailan lang yung COVID-19. Kaya nga 19 eh, 2019. Pero last part yun, December yun ng 2019. Pero talagang naka-apekto siya sa buong mundo, I know, March 2020. March. Yes. Parang hindi natin naramdaman yung 2020 dahil nakakulong tayo lahat. At 2022 na, ang bilis, oh. Sa loob ng apat na linggo, 2022 na. So, kamusta kayong gabi? Kamusta naman kayo? Na-enjoy nyo ba yung last Sunday? Oo, Pastor. Very much. Enjoy na, enjoy. Marami ba kayo na iuwi? Balutin? Natawa ako doon sa mga ano eh, mga certificates niyo eh. Naka-post sa Facebook, 'di ba? Tapos marami mga nag-comments ng iba't ibang tao. Akala nila talagang yung tunay. Parang award na ano eh, no, na big cutting award. Pastor, opo. Sana pinirmahan niyo si Pastor Bert. Sana pinirmahan niyo. Tapos meron sanang head, anong tawag doon? Yung letterhead natin. Oo. Opo, next time, gagawa natin. Ilagyan po natin ng seal na gold. Yan. Meron tayong church seal eh. Oo, ganun pastor eh. Official document. Yeah. Kaya sasanlayan, itabi nyo. Kulang yun pastor eh, parang piece of paper lang. Sheet of paper. Wala yung mga pangalan nyo eh. Good evening, Tita Pepot. Forgive me po. Ay, nako. So, okay naman. Happy naman. Happy naman ng mga anak workers. Unique yun, Pastor. Unique yung ating celebrate yan. Unique. Yeah. May paraffle pa, ano. Tsaka palitsyon. Meron nagpalitsyon. Basa, MBTC, empleyado. Ano po? Unique issue na MBTC. Balastic, MCC, ang ganda ni ano ah. Hindi siya employee, volunteer lang siya. Ah, volunteer lang? Opo, okay. Kaya ano, in-appreciate natin. Kasi yung iba doon, ano eh, empleyado talaga eh. Oh, pero si Nick kasi, eh, wala namang sweldo yun. In-appreciate lang natin. Ah. Wala rin ng tulong na sa atin eh. Mm-hmm. Ayun. So, happy naman ng linggo. Masaya. Lahat ng tao nagstay hanggang lang ganyan hanggang noon pastor eh. Ang ganda. Yeah. Ayos ba yung mga ano, mga awards mo? Ngayon alam mo na yung minyong Aldrin, alam mo na yung minyong. Yung sinabi niyo lang po, ginugil ko po, di ko talaga mahanap. Di mahanap? Pakita ko sa iyo si Minyong, ha, kung sino. Ha. Good evening po. Good evening, ano, Jasmine. Good evening, Jasmine. Para makilala mo si Minyong. Ano yun eh, magaling mag-gitara kasi yun. Sorry, yung ba yung may team? Apo yung Minyong Villegas, yung mataba. Oh, yung kayong mag-iata siya parang kalbo. Yun nga. Ipakita ko sa inyo kung sino si Minyong. Pag binigyan ka ng Minyong Award, sabino, magaling kang mag-gitara. Mm-hmm. Yeah. Sa church kasi namin, merong Minyong Award din dati. Ito. Oh. Minyong. Eh, siyempre, may gabi. Siyempre, may gabi. Oh, yan. Maganda. Intro mo na maganda. Ano mo naman tayo eh. Papanaunan mo pa. Ako pa rin. Kiling mag-gitara. Oo, mag-gitara. Dagat binabala ko ito. Thank you.
Saan napunta, kanta? Nauwi sa puro tugtog eh. Linugi mo pa eh. Ayan si Minyong. Okay. Ngayon kilala niyo na si Minyong. Sa buhay, artista, pastor, di ba? Apo, apo, apo. Yeah, mga lumang artista yan ng araw eh. So, di na nila kilala. Ganda naman ng music. Di na nila inabot. So, okay. Ano na tayo? Ang tawag na ito. Praise report. Anybody? Sinong gusto magsimula? Praise report. Oh. Ako po, Pastor. Medyo gumagaling na po yung boses. Ayos. Apo. Lala po, sore throat. Thank you, Lord. Yeah. Praise the Lord. Anybody else? Praise report. Narinig ko si Tita, ay nabasa ko sa Facebook si Tita Cherry. Cherry V, nag-praise report na siya, na magaling na siya. Amen. Nakita ko sa Facebook eh. Ayan. So, pwede na natin tanggalin sana sa ating listahan. Ano pa? Praise report? Anybody else? Prayer request? Any prayer request? Meron ba kayong nag-gather na prayer request? Pastor, pwede pong ano, magpa-pray po ng ano. Kasi ano, kahapon, nag-start akong pumasok doon sa work ni May. Wow! Kaso, huminto din ako ngayon. Uh-oh. Kasi si Anaya po, walang magsusundo, wala talaga mag-aalaga. Uh-oh. Ngayon, yung isang manager doon na babae, Pilipino siya, napaka ano po niya, yung kapwa Pilipino niya, tinatarayan niya talaga yung... Teka, off ko muna. Madali ang recording. Okay, balik ulit tayo. Ayan, so Matthew 9:35-38, ito po yung pinreach natin last Sunday, pinag-uusapan yung Lord of the Harvest. No, kumbaga po, ito ay patungkol doon sa ang Panginoon ay kumbaga nagtatawag ng mga workers at na-exacto naman tayo na Workers Appreciation Day natin ng Linggo at kumbaga ang gandang tingnan lang nung nagtawag ang Panginoon ng workers, nakita ka agad sa simbahan natin kasi nagdagsaan yung workers eh. Kung naaalala nyo eh, Tita Fe, Tita Pepo, Pastor Bert, naaalala nyo, simula tayo, halos tayo-tayo lang, di ba? Yeah. Yun. Kaya ngayon, ang dami na, ang daming workers talaga. Biro nyo, 46 ba? O 44 ang workers natin. No? So, tingnan lang natin uli, balikan lang natin, tapos tatanungin ko kayo kung ano sa palagay nyo, then we go on with our prayer. No? Sabi dito, sa 35, Jesus continued, going around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness. So sabi natin, business as usual si Jesus dito. Kumbaga, parang tayo, business as usual, kahit pandemic, dire-diretso lang ang ministry natin, di ba? At nakakatuwa nga yung ating magandang testimony bilang simbahan eh. Even pandemic, akalain nyo, lumago tayo kasi nga business as usual. Diba? Sabi dito in 36, when he saw the crowds, he felt compassion for them. No? Kumbaga, uminit yung puso ni Cristo, naging compassionate siya doon, nakita niya maraming tao. Because they were distressed and dejected like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is abundant. No? Yun yung crowd, di ba? Sabi nga natin, 606,000 Filipino-Americans ang target market natin. No? 100 pa lang yung nasa simbahan. But the workers are few. Di ba? So, therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. No? So, kumbaga, yun yung, kumbaga, sabi ng Panginoon, manalangin kayo
no, na ang Lord of Harvest na siya rin eh mag-send ng workers, no. Yan yung ginawa natin, naalala ko eh, kung naalala niyo. Diba, ginawa natin na nalangin tayo, Lord, bigyan niyo kami ng mga workers. Ayan, nagdatingan na. Diba, akalain niyo eh, meron tayong average 70 to 75. Hindi na tayo mababa ng 70 every Sunday. Pero ang workers natin ay 42 to 46. No? So, that's a good number. Diba? More than 50%. So, ang target natin is ilan? 200. Ngayon, tumataas ah. Yung last meeting natin, Tita Pepot, sabi natin, sige, offline, sandaan na. Eh, parang kailangan na naman nating i-adjust. Alam niyo ba, ano, Aldrin, Jasmine at Tita Amy, nung wala pa kayo, ang aming target ay 50 lang. Uh-huh. 50. Tapos ginawa namin 70. Nung dumating na kayo, ginawa namin 75. To board meeting to, makakapag-attest sila ng mga board. Oh, 75. Nung last board meeting namin, sabi namin, offline sandaan. Eh, nag 94 na tayo last Sunday. Nako po, mag-a-adjust na naman tayo ng target. Pero hanggang ano lang tayo talaga, hanggang 200 lang. Kasi pag nag 200 ka na, kailangan mo ng isa pang service dahil hindi nakakasya sa parking lot, hindi nakakasya sa simbahan. Kasi limited yung ating space, no. So ang uupo lang doon 164, and then yung the rest ay nakatayo na, no. So malaki yung nangyari yung pastor, paano yung parking? Yun po eh, yun ang magandang problema. Kakausapin natin yung cons. Sabihin natin, nangangako po kami pagkatapos ng service mag-grocery kami sa inyo. Mag-park lang kami diyan. Correct. Diba? Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kapananghalian, mag-grocery po yung mga member namin sa inyo. Oh, di ba? Magandang deal na yun. Di ba? Di ba? Ganun lang yun eh. Bigayan lang. So, alam niyo naman ang Diyos, kagawa't kagawa ng paraan yan. May paraan na siya actually. And susunod na lang tayo sa wisdom niya. Ayun. O kayo, ano masasabi nyo base dun sa pinag-usapan natin ng linggo? Sabi natin, Jesus is in business as usual mode. Sabi natin, si Jesus, no, meron siyang kumbaga analysis, meron din siyang solusyon. Ang solusyon niya nga is more workers, no? At kayo, bakit kayo nag-decide maging worker nga pala? Ayan, magandang tanong. Diba? O sige, sinong gustong magsimula? Bakit kayo nag-decide na sige, hindi na lang ako magiging attendee lang, no? Magiging member pa ako, which is January, lahat tayo mag-undergo ng 101, pati ako, no? Lahat tayo. Tapos officially sasign na natin member ka. So ibig sabihin, pag member ka, madami kang benefits, madami kang pwede kang bumoto ng board. Yan, madami kang benefits. Tapos tapos i-official din natin, bibigyan ka ng ID na ikaw ay worker. Ang tawag sa iyo ay lay minister. No, official ka noon. So kumbaga minsan tinatanggap 'yun sa parking sa ospital. So ayun. So kayo, bakit po kayo nag-decide maging worker? Masarap mag-serve kay Lord, Pastor. Mm-hmm. Ako kasi, sa akin kasi, Pastor, una sa Philippines, kasi doon pa kami sa crossing nagsisimba, eh masyadong hindi kami naging wala bang closeness, kung bakit visitor lang kami ganyan. Hindi kami nabigyan ng chance na kaya pagdating ko dito, God, naging worker. Masarap maging worker, Pastor. Fantastic. Ang ganda. Kayo, Tita Amy, ba't kayo naging worker? Although, syempre, worker na kayo doon pa. Kumbaga, pwede naman na magpahinga na lang kayo. Alam yun, baka may decide kayo na uli na sumali na mag-volunteer. Siguro, Pastor, leading ng Holy Spirit din. At saka, andun talaga yung desire. Desire ko sa heart talaga na mag-tumulong. Para hindi,
Parang hindi kompleto eh, no? Pag hindi ka kasali. Kahit na maliit na bagay lang nagagawa ko, kahit na doon lang sa likod. Mm. Pero para sa akin, parang it's a big, ano na rin, a big opportunity para makapag-serve sa likod. Yeah, kasi yung lahat ng mga small na roles natin, malaking bagay yun eh. Dahil hindi naman natin makakover lahat. So kung nakakalat tayo, nakaposisyon ng tama, mas effective tayo makapagsilbi sa simbahan. Baga, mas gaganda yung experience ng pagsisimba ng ating mga members at attendees. Kayo mga Anastasios, bakit kayo nag-worker? Sa akin po kasi pastor ano eh nung dumating po ako dito doon sa dati naming church, tapos nagsimula po ako sa youth and then diretso worship team po kagad. So I've served, tapos nag-serve po ako sa isa pang church, worship team ulit. So 10 years po ako nag-serve sa church. And then parang ano po eh na-burn out po ako. So, pero hinahanap ko po yung presence ni God, yung worshiping with other Christians. And then nung sinasmi na po naging Christian sa Philippines and pumunta na po sila dito, then nangako po ako kay Lord na pag nandito na po sila, maghahanap na po kami ng home church na magsaserve kami as a family. So ano po kami, hap-hap po kami talaga ng iba-ibang church. Naghahanap po talaga kami ng home church. Wala po kaming church na makitang comfortable kami. And then, praise God through the Holy Spirit. Yan po, dito po sa La Filnas. We felt really at home. And then, nag-design na po kami maging worker. Tsaka this time, kayong lahat eh, no? Involved. Lalo na si Allison, kaming ministry. Apo, yun nga po. Kasi po, sa personally po sa akin, yun din po yung reason din po kung kaya gusto ko pong bumalik sa ministry. Kasi po, to be a good example na rin po sa mga kids, sa mga anak po. And then, at the same time, they would grow in the church to know God even more. To have a deeper relationship with Jesus. Amen. Yeah, and to share po yung talents, syempre po yung talents na binigay, yung gifts na binigay ni God, kailangan ko pong i-share sa next generation ko. So, first sa anak ko and then sa ibang youth ng church. Oh, nag-base na nga si Allison nung ano eh, linggo, di ba? Nung Sunday po. So, yeah. So, lalo na kasi ngayon, dati ikaw lang nagsisilbi, ngayon lahat kayo. Iba eh, iba yung ano. Mabuti naman na punta kayo sa amin kasi kailangan din namin kayo. Yun yung prayer namin, yun yung ito sa Matthew na kumbaga, the harvest is plenty, pero konti ang workers. Hindi na makakayanin lahat ni Pastor Bert yun, di ba? So, dati, parang nagtitingin na lang kami ni Pastor Bert, paano gagawin natin dito? Tayo-tayo lang. ngayon, ang dami na talaga. As in, ang dami. So, tuwan-tuwa kami dahil nga, bukod sa gumaang yung aming trabaho, nakakapag-impart kami ng buhay talaga. Kasi iba rin eh, pag worker. Mas mabilis ang paglago pag worker sa spiritually, sa totoo lang. Iba yung paglago mo as an attendee ka lang, iba yung nag-commit ka as a member, iba yung paglago mo talaga as a worker. Lalo na pag naging leader ka na talaga. So, yeah. Ako nga, ikaw, Jasmine. Ako nga po, pastor, lagi kong ano, pinagmamalakas sa mama ko sa Philippines na ano, sa food ministry ako. Tapos sabi niya sa akin, naku, tataba ka ng tataba. Sabi niya, hindi. Sabi, grabe naman. So sabi ko, kasi natutuwa po ako pag yung nagpapakain tayo lalo ng mga homeless. Yeah. Ang God sa pakaramdam ko. Yun. Hmm. At saka nakikita ko, na-enjoy niyo yung food ministry ngayon eh, dahil naka-uniform pa talaga kayo ng linggo. Nag-uusap-usap po. Napansin ko lang nung ano, nung sa picture ba yun o sa video? Nakaputi itong lahat. Nakataon lang ba ito? Pinag-usapan po. Napag-usapan pala magputing pantalon. Ayan. At saka, yun nga, lagi nakangiti, masaya. Diba? Kasi sa totoo lang, nanggaling din ako sa iba't ibang simbahan. Naglingkod din ako. Okay, umat-umatend lang ako.
No, tama rin ako nakita na workers, pero mukhang hindi sila masaya sa ginagawa nila. Ano ba yung nakasibang? Ano ba, yun lang yung masayang-masaya ako sa simbahan natin. Tuwing nakikita ko yung mga tao nakangiti. No? May galak sa puso. Sa puso. Kayo, Tita Fe, ba't kayo naging worker? Unang-una, Pastor, talagang God is very gracious sa amin. There were several cases na umatay kami, papatayin kami the whole family during the outbreak of the war ng mga Muslim kasi mga ano sila, notorious sila nung nagbalita ng gera. So isang okasyon yon, God saved us. Tapos maraming okasyon, speaking about me only, besides yung nangyari sa other members of my family, like sa parents ko, mga kapatid ko, mga 2 or 3 times siguro na kamuntik akong mamatay. So, at saka our parents raised us in the Lord also. So, yung love namin na developed ng husto for God. Ngayon, nung mag-graduate ako malapit akong mag-graduate sa college, God called me and then I obeyed Him kasi natakot ako kung hindi ako, if I would not answer His call. So, nung ginawa ko yung gusto niya, tapos bumalik ako hanggang natapos ko yung pag-aaral ko. And talagang nasa Diyos kami, hindi kami lumayo. And God has been very gracious. Lahat ups and downs ng buhay, yung mga sakit, yung mga kung ano dyan, God has always been with us. At saka, because of God's love for us, na-develop ng husto yung love namin for God. At saka, takot kami kung lalayo kami sa Diyos. So, thinking also, God said in His word that He who puts his hand to the plow and turns away or turns back is not fit for service. So, kaya those two things, you know, make me really stick to the Lord. At saka, binigyan ako ng things that I can use for Him, for His glory, doing something in the ministry. So, talagang, ano, nandyan ako palagi sa Diyos. Matakot ako lumayo. So whatever I can do, I do it for the glory of God. Amen. Amen. Pastor Bert, kayo po, bakit po kayo naglingkod? Bakit kayo gusto yung maging worker para sa Diyos? Pastor Bert, nakamute po kayo. Pastor, yeah. Praise God, yeah. Actually, siguro yung mga regular attender lang noon. Then later on, when I heard that preach the gospel, yung sa 16 ng ano, Mark, 16:15 or Matthew 20, go into all the world and preach the gospel and make disciples. Yun yung ano, I just answer to the, I heed to the call. Nung una, ano lang ako, taga-hawak lang ako ng mga, taga-buhat lang ako ng microphone. I thought okay na yun. From that, no? Then, kumukuha lang ng lab offering. But I was more of na ano ako sa evangelism. Palagi nasa labas. Either nasa market, nasa mga barrio. And then nag-start ngayon na ano na nagbibit-bit lang ako ng mga gamit until such time na walang magkapag-announce doon sa isang liblib na lugar. Sabi niya ikaw na munang humawak ng microphone. Magtawag ka, sabi ng ganun. Mag-announce ka. That's how it started. Plus I thought na thinking that serving is that's enough for me, no? But the Lord has another purpose. Na yun nga, na when I heard that
there are many who have not yet known the Lord, and doon ako nagano yung the Lord speaks to me. Mm-hmm. And then I heed to the call until such time na yun nga nagkaroon na ako ng in order to equip myself hanggang sa pumasok ako sa seminaryo. Mm-hmm. Tuloy-tuloy na yun. Even before sa seminaryo, nagano na ako. Yun nga, nagsiserve na ako. Until yung seminary, just an equipment to equip me further in the knowledge of the ano, the gospel. Pero yung pinakaano doon, yung heeding to the call of God na to reach out for the lost and to those who are perishing talaga. Kaya nung pagka-born again ko eh, yung kapatid kong namatay, yun kagad ang sineran ko eh. Pero nagkamali ako doon. Na napakainit ko noon na talagang sinara niya kagad yung pinto eh. Sinara niya ako ng pinto. But I learn as you, as you grow and mature in your walk in your faith sa Panginoon, the Lord will give you wisdom. And I believe na that's how it started. Na yung prompting ng Panginoon sa atin na hindi lang tayo tinawag na to be saved and to be bound to heaven. We are saved like our master to serve as well. Mm-hmm. Those who are in need, especially those who are lost. Amen. Amen. Thank you, Pastor Bert. Yeah, ang maganda kasi dito, na-experience natin mismo tong verse na to eh. Like, it really sent talaga workers sa simbahan natin. At nakakatawa. Kung ano yung mga needs natin, specifically, sinend niya. Kailangan natin ng musician, send siya ng musician. Tapos ang ginagawa niya, kumbaga parang double-edged sword eh. May silbi sa atin, may silbi din dun sa kinuha niya. Nakuha niya, kumbaga, kakargahan ko kayo ng worker, magiging pagpapala sa inyo, tapos yung worker na ilalagay ko dyan, naghahanap talaga ng simbahan. Alam mo yun? So may pagpapala rin sa kanya. Kumbaga, double-edged nga eh. Yeah. Parang halimbawa, si CJ nga, di ba? Kagraduate lang ni CJ nung nakaraang buwan. No, computer yung course, tas kailangan natin ng tech team. Di ba? Saktong-sakto. No, si Aldrin, di ba? Wala tayong gitarista. Saktong-sakto. Nagbabasketball lang sa taas. Di ba? So, I mean, kumbaga, ang Diyos talaga ang nagtatagpot. Actually, ba? Marami pang parating. Nararamdaman ko. Marami pang parating. Kaya, pero, Ayaw, Pastor, kasi very keen ang observation ninyo eh. Kung sinong nakikita nyo na binigyan ng gifts ng Lord, skills ng Lord, talent ng Lord, inaano nyo, ginagamit nyo eh. Talagang, ang ano lang po dun ay siguro sa parte ng mga leaders, matuto tayo magtiwala sa tao. Hindi tayo ang pinakamagaling sa lahat. Kasi pag pinaramdam natin sa lahat na tayo ang pinakamagaling, tayo lang ang nasa atin yung gift of being an apostle, pastor, evangelist, teacher, prophet, ay hindi totoo yun. Ang ibig sabihin na nakalagay sa Biblia, nasa ating lahat yun. Kaya po, ako po napansin ko kaagad dyan nung ako'y madalas maimbitahan sa mga simbahan ng mga Pilipino para mag-preach. Isang natatangi na madalas kong mapansin. I'm sure napapansin niyo rin. Laging walang assistant pastor yung pastor. Or kung meron man ang assistant pastor niya anak, yung treasurer asawa. kasi pakiramdam nila sa pamilya lang nila yung gifts. No, tapos yun nga, walang development ng tao kasi natatakot sila na baka hindi mubra, feeling nila na sila lang ang dapat mag-lead. Mali po yun eh, ang ano po natin nakalagay sa Biblia, ang trabaho ng pastor ay mag-equip. Kumbaga, tulungan yung tao na lumago. Pag napalago mo, magiging leader yan. Pwedeng maging Bible study leader yan, simbahan yan, worship leader yan. So, kumbaga, malaki ang impact. Kasi kung sa negosyo, magpapalago tayo ng puro manggagawa, hindi po unlad ang negosyo. Dapat nagpapalago tayo ng mga supervisors, managers, para pag nag-expand tayo, may bagong mga managers at supervisors. Hindi yung
kapag natataranta tayo kapag ano. Yan. So yun po role natin magana to raise up strong leaders sa simbahan. Pag naging strong na sila, eh it's a challenge sila ng Panginoon kung saan sila dadalhin, di ba? So magtiwala tayo, matuto tayo magtiwala, no? Baga, wag nating sabihin na, ako kaya hindi ko pinapagawa sa iyan kasi feeling ko hindi mo kaya eh. Ako lang talaga ang pwedeng gumawa niyan eh. Yun po ay maling katuruan. Kumbaga, hayaan mong pagkatiwalaan mo yung tao, hayaan mong magkamali. Bigyan mo siya ng leeway na magkamali. Turuan mo ng tama. Hanggang sa matuto siya sa pagkakamali, tumaas yung confidence sa sarili niya na, ah, kaya ko pala ito eh. Diba? So, kumbaga, magagawa ko pala ito para sa Diyos eh. And then pag malapit na siya, siya naman ang magtuturo sa iba, sa mga bagong dating. So kahit na mamatay yung pastor, anytime, tatakbo pa rin ang simbahan. Hindi yung pag nag-retire yung pastor, namatay yung pastor, nangyayari tumitigil yung buhay ng simbahan. Eh, para sa akin, hindi, ano yan, hindi magandang leadership yun. Maganda dapat na ano natin, na itaguyod natin yung simbahan ng tama. Actually siguro nag-aano rin po 'yan eh. Ito ay nagsisimula doon sa kultura natin sa bilang Pilipino. Napansin niyo ba na ang mga anak ng mga Pilipino, anak, galingan mong mag-aral. Kasi para maging ano, matanggap ka sa San Miguel Corporation, sa Ayala Corporation, sa mga magagandang mga korporasyon, sa Meralco, sa mga baga, para mataas ang sweldo mo. It's a culture on our part na parang sinasabi natin galingan mo mag-aral, graduate ka para maging ano, mangamuhan ka. 'Di ba? So, parang pinag-aral mo yung anak mo, sinet mo sa kanya mangamuhan. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga Chinese. Iba yung kanilang setup. Anak, galingan mo mag-aral para pag graduate mo, bibigyan ka ng puunan, magsimula ka ng negosyo mo. Kumbaga, they're raising up strong leaders, captains of the industry. Tayo, we're raising up weak employees. No, kumbaga na parang galingan mo mag-aral para makapasok. Papasok kita sa ano, sa BIR, papasok kita sa custom, malakas ang tagaan doon para yumaman ka kaagad. 'Di ba? Papasok kita sa San Miguel, may kumpare ako doon, 'di ba? Yung mga ganun na ano, na attitude. 'Yun, dala-dala rin natin yung kultura na 'yon sa simbahan. Kumbaga, inahayaan lang natin yung mga tao na, oh, makinig lang kayo sa akin. Yun lang ang gagawin nyo, makinig lang kayo. Kumbaga, hindi kayo gumagalaw ng kung ano-ano dito. Kumbaga, pumunta kayo simbahan, makinig lang kayo. Kumbaga, lumang katuruan na yun. Ang sinasabi ng Biblia, turuan mo yung tao ng mangisda. Turuan mo yung tao ng mangisda ng kaluluwa. Turuan mo maging pastor, turuan mo maging worship leader, maging worker, maging matibay para sa Panginoon. At saka sa paglago niya. Hindi lang tayo naghahanap ng workers, kundi strong workers din. Para pag tinawag tayo na mag-expand, ready tayo. Kumbaga, meron tayong mga enough workers. Amen. So, yun. Meron po kayong dadagdag bago tayo manalangin? Yeah, totoo yan, Pastor, na yung leading a legacy, a church, masasabi natin maging successful. Not only that they will grow in number, mm-hmm. but kung meron man tayong iwanan doon, yun nga, Pastor, you empower them. Yeah. Yeah. Maganda ron yung ano yung you make disciples. Kasi ang isang ministry magiging failure, sabi mo nga na isang pastor sa isang malaking simbahan wala man siyang assistant. Kapag nawala siya or ano man ang nangyari, no one will take over o mangangasiwa. So I believe siguro kaya napakahalaga na every member of the church is a minister, no? I believe na magiging successful ang isang ministry kapag yung inotos ng Panginoon ay na-accomplish natin to make disciples.
and those disciples will disciples make disciples na magpapatuloy yung gawain at yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Kasi po sa totoo lang, dito sa Metro LA, you will see a lot of Filipino churches na been here for 20, 30 years. Pag tinignan nyo yung lineup, isa o dalawa lang yung pastor. So, for the past 20, 30 years, bakit hindi ka nakapag-disciple ng mga pastor? Mm. So, what if God will call you to tomorrow? So, what will happen is, pangyayari, matetengga yung simbahan. Matataranta. Kumbaga, ako, sino na magpipreach Sunday? Parang ganun, di ba? So, naalala ko lang po, minsan, nabanggit yung legacy. Minsan, merong young adult group sa isang church nag-invite sa akin na maging speaker sa camp nila. Sabi ko, sige, anong topic? Sabi niya, ah, pastor, bago pala, paalam lang namin sa inyo na second option lang namin kayo. Ang first option namin, hindi pa siya nag-oo. Pag nag-oo yung first option namin, pali po, siya na po yung i-consider. Ah, okay lang, sabi ko, no problem yun. Naintindihan ko naman. Mabuti nga yung kako, may mga options kayo para ano mo yun, tama naman yan. So sabi ko, ano bang topic? Ang topic po is how to leave a legacy sa simbahan. Mm-hmm. Okay, so kumbaga, ano yun ha? Kumbaga, sa akin, parang ano, parang magandang topic to na ano na so gumawa na ako ng topic ng sa ano sa legacy. Baka sakaling ako yung ano eh, ako yung maging speaker eh. Baka hindi po pwede yung kanilang first option. Alam niyo, lumalabas, so sinusulat ko yung How to Leave a Legacy. Sabi ko, teka, parang nakasentro sa akin to. Kasi ako yung mag-iiwan ng legacy. Nung inaaral ko siya mabuti, lumalabas, nung yung hanap na nakita ko yung ministerial philosophy ni John the Baptist na may he increase and may I decrease. So na-review ako ng Holy Spirit na sabi niya sa akin, kung sakali na ikaw ang mag-preach, ang i-preach mo is how not to leave a legacy. kasi ang legacy ay something na maaalala ng tao sa iyo dahil may nagawa kang mabuti. Kumbaga hindi mo siya sasadyain na parang ay gagawin ko to para may iwan akong legacy. Kumbaga naging legacy mo siya dahil naging mabuti kang pastor or worker or member or whatever. Pero yung sinadya mo na yun talaga yung target mo, gagawa ka ng mabuti para mag-iwan ng legacy. That is anti-biblical ano principle dahil kumbaga lumalabas, piniplease mo yung sarili mo eh. Kumbaga, piniplease mo yung hindi kumbaga ginagawa mo yun para mag-iwan ka ng marka. Eh, hindi naman importante yung marka natin, yung pangalan natin, o mabanggit pa tayo 30 years from now sa simbahan natin. Ang importante, naiwan natin na yung legacy ni Jesus na i-promote natin. No? Parang ganun. So, yun, sa akin, naging aral din yun na kumbaga, dapat hindi ako magbida-bida kapag nag-ministry ako. Kumbaga, hindi pa tungkol sa akin ang ministry. I don't want people attending the service because of ay just si Pastor Jeff parang ganun or ay hindi ako mag-church ngayon kasi ang magpi-preach ano guest yung mga ganun kumbaga ay wala si pastor eh sige pastor lang ako nakikinig kasi somehow nung ako ay nagsisimulang maging Kristiyano ganun din ako eh may pinipili akong pastor parang sine parang ayoko muna sa morning kasi dun ako sa afternoon kasi yung pastor doon gusto ko. Diba? So, ngayon, na-review ako ng Panginoon na kahit sino mag-deliver ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. Kumbaga, kailangan makinig tayo. Parang ganun. So, yung mga ganun na, alam niyo, parang teacher natin na parang attentive ka pagka favorite teacher mo, papasok, di ba? Pag patutulog ka na sa klase kapag yung teacher mo, hindi mo gusto. So, kumbaga, nakafocus dun sa ano, sa personalidad. So yun yung isang bagay na sa mga workers natin, nirarally talaga natin yan. Huwag kayong magbida-bida, hindi tayo ang bida dito, si Jesus lang.
Kumbaga lahat tayo pantay-pantay, nagsisilbi tayo pantay-pantay. Kumbaga lahat tayo para sa ano, para sa kapakanan ng Diyos. Di ba? So, good evening, Reggie, George. Ito taga ano, ito taga Texas. Ito yung pumapalo sa atin pagka nandiyan sa California. Happy birthday, Georgie! Hi! Ay, dadinaamo si Pastor. Happy birthday daw. Hello. Pastor Jeff. Happy Hi, birthday. Hi, Pastor Jeff. Hello. Good evening. Ano, nasa, good evening. Kasi nakita ko yung text mo eh. Sabi ko ngayon lang to kasi nasa New York kami ngayon. Okay. 12:45. Ng gabi? 12:45 ng gabi? Ay, 12:08. Eh, nag-text ka parang 10:45 yata sa anong oras na dyan? Nine dito. Ano oras yung ngayon lang yan? Ngayon lang yung ano niya, no? Oo, 9:08. Magandang gabi po. Kaya nag-join ako kasi nasa ano pa kami niya. Happy birthday, New York. Happy birthday daw. Thank you. Prayer. Ayan. So, yun yung mga kasama natin sa AO1 NAS dati. Oo. At hello po. Lumipat sila sa Texas. Pero na, lagi nandiyan din yan pag nasa California sisimba sa akin. Kaya napapansin ko naman yan. Nagsisimba po. Ayan. Pwede na. Oh, yun. Kilala na ni Aldrin yan, si George. Pumapalo pag ganun dyan. Hello po. Happy birthday. Pag pakita ka, Dad. Birthday yan. Happy birthday. Ayan. Happy birthday to you. Young parents. So, Jesse. Ano, la, pakita ka. Andito si Reg. Sabi ko, oh, may text. Ngayon ko lang nakakita. Wow. Every Wednesday po yung prayer, Pastor. Yeah, every Wednesday. At, ayun. Kayo ba, may prayer request kayo? Okay, prayer request. Ano lang, ako, ano, praise report. Di ko pa nga nakwento sa inyo. Tsaka, praise report. Praise report po, ano, no. Noong Thanksgiving night, na-aksidente po kami ni George. Total wreck yung sasakyan namin. Ano siya? Head-on collision. Suburban? So, nasa Las Vegas kami noon eh. Nandun, papunta kami sa sister niya. Doon kami mag-Thanksgiving. Ay, saan na nawala. Yung suburban niyo? Tapos, hindi yung ano, yung rent a car lang po. Yung, okay. Di ba ang rent a car natin? Rent a car. That caravan. Mm. So, padiretso kami. Nihintay kami. Biglang may nag-left na kotse. Sinalpak na lang kami. Alam mo, parang bilis-bilis. Oh, ano, speed second. Talagang, ano talaga. Tapos nabangga pa ni George yung electric power box, no? So talagang, pero grace of God, Pastor, ano, yung very peaceful, tapos hindi ako mapagsalita pero lumalabas sa bibig ko, hallelujah, hallelujah. Normally, ang first reaction, Lord, di ba, yung sigaw ka, Lord, pagka na ano ka. Pero that time, parang naramdaman ko yung peace ng Panginoon siya, yung ano, hindi ako nakahinga ng siguro 1 second, ano, ilang seconds din yun, kasi nga dahil yung lakas ng impact ng airbag. Tapos, walang lumalabas sa boses ko. Pero, nag-hallelujah ako. Sa, ano nga sabi ng mamang, parang ano daw yun, automatic yung Holy Spirit nag-pray. Mm. Puro hallelujah lumalabas. Kasi parang wala lang masabi. Pero, grace talaga, walang nangyari sa amin. Ano lang talaga, yung mga pasa, yung parang, ano kasi kami, nabugbog eh. Mm. Pero, in-x-ray kami, tapos in-scan. Negative. Wala naman pong negative lahat. Thank God. Oh, boy pa kami. Yan ang praise report namin. Grabe. Grabe yun. Grabe yun. Grabe. Oh my goodness. Thanksgiving. Oh, praise the Lord talaga yun. Yeah. Mahirap yun. Kala ko ano na yun eh. Basta lumabas ang airbag, ibig sabihin malakas na yun. Sobra, Pastor. Lumabas yung both airbag, tapos ano, umusok pa yung engine. Kala ko talaga malolos po kasi hindi ako makahinga dahil siguro yung impact ng airbag yun. Yeah. Yun lang po yung praise report. Tapos ang prayer request, protection lang talaga ni Lord, guides at kami kasi yun, hindi lang sa buong family, sa buong, sa lahat. Yeah, linggo-linggo yun lang po yung prayer. Alam mo ba linggo-linggo nandito sa listahan namin yung Retelo?
Yung may pelo. Makikita mo mamaya lalabas. So nandiyan. Grabe, thank you. Linggo-linggo yan, linggo-linggo. At every Wednesday, nagpe-pray namin yung retelo. Yeah. Every Wednesday po to, Wednesday. Oh, magjo-join ako every Wednesday. Oh, sige. Bali, 9 o'clock sa inyo? Hindi, 8 o'clock kasi. 9 o'clock sa inyo. Oh, 8 o'clock sa inyo. Oh, 9 so o'clock tayo, sa inyo. Ano, plus 3 hours ba dyan? O ano? Hindi, 2 hours sa Texas. New York, 1. Uwi rin naman kami ng 7 eh. Oo. Oh, okay, okay. So sige. Manalangin na tayo. Amen. Praise God. Mag-pray. Inaamo. I-ano ko muna itong mag-mute ako. Prayer request natin. Pakita ko muna sa inyo. So, nandito tayo sa ayan, sa healing. Ayan, dito muna sa ano. Wala si Rachel. Okay, so Church of the Nazarene, no? Let's start with Aldrin. Ayan. Aldrin. Dito naman sa Complete Healing, si Jasmine. Jasmine din yung anak ni Reggie eh. Ang pangalan. Ayan. As far as pasama na rin si Jasmine yung kanyang lahi, hindi ano eh, may parang meron siyang cyst na hindi natatanggal pero sa saliva cyst lang yata yun pero lumalaki eh. Sa, so ano yung labi, yung sa lips niya. Oo, meron siyang ilang beses ko nang pina-check pero sabi ano naman daw yung benign pero lumalaki sa left side. Lumalaki nang lumalaki, hindi natatanggal. Yun. Pag-pray na lang din. Okay, sama natin. Ayan. Parang yan. Ayan. So dito si Jasmine. Okay, dito si ating kay Tita Amy. Ayan. Okay. Healing from cancer. Si yun ang lagay na si Pastor Bert. Pastor Bert. Personal supplication. Lagay natin si Tita Pepot. Okay, pregnancy. Tita Fe. Yeah. Tapos ako na dito. Okay. Simula na tayo. Game na ba kayo? Okay, mag-mute po tayong lahat. Pagkatapos, pagka-turn nyo na, that will be your turn to pray. Ayan, sandali lang po. Okay. Pastor, patanong. Po. Ano, Pastor, ano yung IELTS? Ano po yun eh? Yung IELTS po yung exam exam po English sa exam. English. Yung pagka nag-ano ka, nagtatrabaho ka dito sa Amerika para sa mga teachers, mga nurses, mm-hmm. kasi kailangan proficient sila sa English. So meron pa silang bukod na exam doon. Oh, so kailangan nilang i-take 'yon para ganoon. Kailangan nilang i-take 'yon. Okay. Thank you. Sige, manalangin tayo. So, welcome. Every 8 p.m. to, G, no? Sa Zoom. Oh, Pastor, sige. Sama ako. Kahit text, okay? Kasi minsan di ako nakaka-open ng messenger. Yeah, kahit na makinig ka lang, okay lang. Kapag yung Bible study, every Friday. Pero this Friday, o nga pala, announcement, this Friday, wala tayong Bible study to give away doon sa, ano, sa ano yun, movie night ng youth natin. Ayan. Ay yung youth pala namin, G, every Thursday, no? Meron naman silang Zoom Bible study pinangungunahan ni Cled ko. So kung available yung mga anak mo, para pagka nag-aral sila sa California, warm up na sila sa mga youth dito. Dumami yung youth natin, nako, pag nakita mo. Oo nga, best of best. Oh. So, ayan, so tapos na tayo dito.
So ito pa rin ang ating pattern ng pananalangin, adoration, which means praising, contrition, asking forgiveness, thanksgiving, showing God our gratitude to Him, and supplication, asking God for our favor, lahat ng mga prayer request natin. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for this opportunity that we are able to pray, to communicate to you, to send our request, to praise your name, to lift up your name, to glorify you, Lord God, and declare that you are the King of Kings and Lord of Lords. We just want to praise you tonight, Lord God, and give you all the praises. Sa buhay po namin, Panginoon, kayo po ang bida, Panginoon. We are asking for forgiveness, asking for repentance. Now we would like to repent, Lord God, to doon sa mga bagay na naisip na gawa na sabi namin, Panginoon, na na-offend kayo, Panginoon. I'll give you 30 seconds to 60 seconds to personally utter your repentance or anything that you want to ask for forgiveness from God. We don't have to say it out loud, just pray and talk to God using our mind. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Forgive us, Lord God. Forgive us, Lord. We repent to you, Lord God. Yes, Lord. Hear our prayers. Yes, Lord God, we ask for forgiveness, Lord God, to all the things that sinabi, Panginoon, na mga kapatid namin. Alam po namin na dinig niyo po sila, Panginoon. And we're asking for forgiveness. We're asking, Lord God, that you cleanse us today and make use of us, Lord God, and make us whiter than a snow, Lord. We want to thank you, Lord God, for all the prayer requests na natanggap namin, lahat ng mga praise report na natanggap namin, Panginoon. Lahat ng sinagot nyo na prayer request namin. We want to thank you, Lord, doon sa ginawa mong pagsanggip kina George and Reggie, Panginoon, na sa mapayapang puso na binigay niyo sa kanila na hindi po sila nasaktan, Panginoon, o nabali ang amputo or anything na masamang nangyari sa kanila. Naniniwala po kami na kayo po ang dahilan kung bakit po sila naging ligtas sa araw po ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa proteksyon nyo na binibigay sa kanila sa pang-araw-araw po nilang pagbiyahe, Panginoon. Papasalamat kami sa ginagawa nyo sa simbahan namin, sa lahat ng ministeryo, sa lahat ng workers, at sa marami nyo pang gagawin sa simbahan ng La Finas, Panginoon. Kami po ay humihiling ng pabor at prayer request, Panginoon, sa inyo sa lahat ng aming sasambitin sa gabi na to, Panginoon. Lord, we ask, Lord God, that you put a stop, Panginoon, sa pandemic, Panginoon, sa magkaroon po ng complete healing ang lahat na meron pong sakit, Panginoon, na COVID-19 ngayon. Sinasaway namin, Panginoon, yung Omicron variant. Dalangin namin, Panginoon, na huwag ma-victimize ang South Africa, na hindi po sila ang creator ng variant na yon, na huwag po silang masisi ng mundo, na huwag po sila na mag-suffer ang economy nila because of all the mga pag-bar, Panginoon, pagpigil sa kanilang mga biyahero, Panginoon. Dalangin namin na pagpalain niyo sa South Africa, Panginoon, dahil sila yung nakakita ng variant na to. Maputo stop, Panginoon, itong variant na to at hindi makapekto sa buong mundo kagaya ng Delta variant, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na yung effectivity ng mga vaccines, Panginoon, lalo na yung booster, yung mga vaccine sa mga bata, Panginoon, maging effective ito nawa, Panginoon. Gamitin niyo ito para maging ligtas ang maraming tao. We pray, Lord God, for racism na mawala. You wash the hate, Panginoon, sa mga Asian, sa mga Black, sa mga White, Panginoon, sa mga Spanish, Panginoon. We pray, Lord God, yung shooting sa Michigan
yung bata na namaril, Panginoon, na kausapin niyo siya. Gamitin niyo itong pagkakataon na ito, Panginoon, para po siya ay lumapit sa inyo, Panginoon. At pagpalain niyo po, Panginoon, i-comfort niyo yung mga namatayan, yung tatlong bata, yung pamilya. Dalangin namin na kayo, Panginoon, ang mag-comfort na sa community nila sa Michigan, Panginoon, sa nangyari na ito. We pray, Lord God, sa mga nangyayari ngayon na wars, mga maliliit na wars, or kaya mga disputes sa mga iba't ibang bansa. We pray for economic recovery after nitong pandemic, Panginoon, bumaba ang presyo ng gas, magkaroon ng magandang immigration policies at mga batas, Panginoon. We pray for the May 2022 Philippine election, Panginoon, na kayo ang pumili na nararapat na presidente para sa aming Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin na pumili ng tama ang mga tao, Panginoon, para sa kinabukasan ng bansa. We pray for the West Philippine Sea dispute sa China. We pray, Lord God, that you bless them and may you talk to them, Lord God, that ang aming bansa ay meron ding sariling kasarinlan at huwag po silang manghimasok. Dalangin namin ang wala pong mangyaring gera, Panginoon, amidst of all those mga disputes, Panginoon. Kayo po mag-protect sa aming bansa, sa Pilipinas, at ganun din po sa Amerika. We pray, Lord God, for spiritual revival sa aming personal na spiritual growth, sa aming mga workers, sa aming simbahan, sa aming pamilya, sa Metro LA. We pray, Lord God, na kapayapaan sa Jerusalem. You said, Lord God, that we must pray for peace for Jerusalem, Panginoon. Dalangin namin ang Great Commission, Panginoon, na patuloy pong maitakbo na lahat ng simbahan. Ang mga missionaries na sinend nyo around the world, mag-provide po kayo sa kanila lahat ng kakailanganin nila. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po sila at huwag niyo pong hayaan na mapahamak po sila, Panginoon. We also pray for the Church of the Nazarene, Brother Aldrin. Yes, Lord God. Maraming salamat po sa gabing ito. May po'y tigtipon-tipon para po manalangin, Lord. And Lord, we pray for the General Superintendents Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sunberg, District Superintendents, Craig, Senior Pastors, Associate Pastors. Pray for the Board, Sister Girly, Tita Fe, Tita Minda, Tita Fepot, and Sister Rachel. We pray for the Philnas pastors, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Latin, Pastor Dave, Sister Cled, Pastor, and for the Philnas English congregation, Pastor Joshua, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. We pray for the Spanish congregation, Pastor Juan, Pastor Lina. For the South Korean congregation, Lord, Pastor Song Dae Kim, Pastor David Kim. For the Rice North Korean congregation, Pastor Jong Wan Lee. We pray also for the MCB, Star, Curtis, Nick, Charles, Maynor. We pray for Citizens of the World Charter School, Silver Lake, Lord God. May you reach out to the state teachers and students, Lord God, that they may get to know you, Lord Jesus. We pray for Pinoy pastors and churches, Covinas, New Hope, Nas, Lord God. We pray for all these people and churches, Lord God. May more people be saved through them, Lord God. Sana po ay yung mga congregation po ay mag-grow through you, Lord Jesus. Magkaroon po sila ng deeper relationship with you, Lord Jesus, Lord. That may you use them greatly, Lord God, for your glory, Lord God. Not for their personal glory, Lord God, but kilalanin po nila kayo even more, Lord. And ibigay po sa iyo lahat ng papulit pagsamba, O Lord God. And Lord, may you give them good health, Lord God. May you use them, Lord God, even more. Keep them safe. Keep them away. Keep them all the way from danger, O Lord God. Keep them away from illnesses, diseases, Lord God. Even from accidents, Lord God. Safe po sila. Send forth your angels, Lord God, to protect them and guide them, O Lord God, sa kanilang ginagawa, kung nasan man po sila ngayon. And throughout the days of their lives, O Lord God, may you continue to bless them, give them provisions, O Lord, yung kanilang financial needs,
physical, mental, and emotional states, Lord God, na maging maayos po, Lord God, and maging witnesses po sila ng inyong glory, O Lord God, and maging giving testimony po silang lahat for your glory, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let's continue to pray for complete healing, provisions, comfort, and peace. Sister Jasmine. Yes, Father God, pinipipray po namin na hindi pa man namin pinabanggit sa inyo, pero alam namin na pinagagaling niyo na po sila at complete healing po para sa mga taong to. Itinataas po namin si Belma na may aneurysm at si Sister Amy, stronger heart, Sister Pepot, biopsy, trigger finger, Mrs. Krieger, swallowing problem, Pastor Bird, veins and mass, Jose Angeles, injury caused by accident, compensation na maibigay sa kanila yung kailangan nila na tamang para sa kanila, God. And si Walt na CHF, Elsa de los Reyes, gallbladder stones, Sister Fe Dumok, sis sa left eye niya, and si Vina Lumps, Leonila Samson, Juanita Feliciano sa kanilang dementia, na bigyan niyo po sila ng complete memory po ulit na bumalik yung kanilang photographic memory na normal, mag-normal po ulit, God. And kay Danny Munoz, Jennifer Feliciano sa kanilang kidney, na bigyan niyo po sila ng healing, God, na bigyan niyo sila ng pagkakataon na makapag-serve pa po sa inyo. And kay Chrisilyn Ibarra sa kanyang kidney and blindness, God, healing din po para sa kanya. Na alam namin na hindi niyo pababayaan itong mga taong ito, na sila ay mapapagalingin ninyo at sila ay makakapaglingkod pa po sa inyo ng tuloy-tuloy. In Jesus' name we pray, amen. 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 Let's continue to pray for complete healing, Sister Amy. Sister Amy, kindly unmute. Unmute. Okay. Okay. Ayan na. Thank you, Lord God, for you are God, O God, na parati namin pwedeng tawagan, O God, na nandiyan ka lang parati sa tabi namin, O Lord God, that we can vent out our problems, our sicknesses, O Lord God, to you, O Lord. Thank you, Father, O God, for that privilege, O Lord. We pray, O God, for Corazon Pineda, Panginoon, sa kanyang seized ears, O Lord God. We pray, Panginoon, for Robert Marco, na may fluid sa kanyang lungs, Panginoon, O God. We pray, Panginoon, sa sister ko, si Tess Dono, O God, na may kidney problem at sa kanyang dialysis, O God. Lord, we pray din to Panginoon sa kay Adolfo Bugayong na nagre-recover, Panginoon, from the surgery, O God. We pray din po for Lourdes Alcaraz na may knee pain at kay Jasmine B, Panginoon, anak ni Sister Reggie, Panginoon, meron siyang cyst sa lips, Panginoon, O God. Lahat pong ito, Panginoon, ay alam namin po, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Mag-provide ka po ng comfort sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon. At ikaw din po magbibigay ng financial blessing, Panginoon, para mapagamot sila, Panginoon. At we pray din po, Panginoon, na hindi lang sila umasa sa mga doktor, Panginoon, ngunit ikaw po, Panginoon, ang the greatest healer, O Lord. Ikaw po, Panginoon, magpapagaling sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mga blessings mo sa amin, Panginoon, O God. And we praise you and we glorify your name sa lahat po ng mga kaganapan sa buhay namin every day po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Let's continue to pray for complete healing from cancer. Pastor Bert. Kindly unmute, Pastor Bert. Yes, Lord.
Patuloy, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, Diyos, na kayo ang Diyos na aming pwedeng tawagan, Panginoon, at katagpuin ang aming mga pangangailangan at dinadalangin, tinataas sa inyo, Diyos. Or sa oras pong ito, Panginoon, alam namin na kayo pa rin, Panginoon, ang Diyos na patuloy na kumikilos, Panginoon, kung paano kayo noon, hindi kayo nagbabago. Kung kayo po ay gumagawa ng himala, nagpapagaling, Panginoon. Lord, kahit na simpleng karamdaman, Panginoon, maging lagnat o maging itong mga may cancer na ito, Panginoon. Panginoon, ito po ay wala pong maliit o malaki sa inyo, Diyos. Pwede niyong pagalingin ang lahat ng ito, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, na ang mga sumusunod na kapatirang ito, Panginoon, ng mga kaibigan natin, sila ay aming inaalala ngayon, O Diyos. At sa aming pag-alala sa kanila, hayaan mo, Panginoon, na iunat mo ang mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon. At sa karamdaman nilang ito, Panginoon, sa kanilang banig ng karamdaman, Panginoon, ay hindi lang kagalingan sa kanila o kaginawa ng katawan nila, Panginoon, ang aming dalain, kundi maging ang kanilang kaluluwa, O Diyos, their soul, O God, their spirit. Ito, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng pagpapala sa inyo, O Diyos, Lord, na sila ay makakilala sa inyo. Si Alet, Panginoon, si Bina, si Senit Saradia, si Elaine, si Beth Bokalan, si Aisa Madlang Awa, si Angie Golden, si Regina Crowley, si Mila, si Lynn, si Daniel, si Sheila Tulipat, si Don Richella Torres, si Diane Asbans, husband of Diane, and si Mike C. Salamat po, Panginoon. Sa oras nito, Diyos, sila nga po, Panginoon, ay yung katagpuin, Panginoon. Ipuhin ang kanilang mga katawan, maging yung cancer nito, Diyos. Alam namin, there's no power above you, Father God. Kahit na yung mga ganitong mga problema, Panginoon, mga sakit ay ito'y mapapagaling mo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat na po kami. Sabi niyo na yung mga dinalangin namin na ito'y tinanggap na namin ng kanilang mga kasagutan at magpasalamat na, O Diyos. So Lord, we thank Thee for the healing, O God, not only their physical body, but as well their soul, Father God. Ito ang aming hiling at dalangin, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan na aming dakilang manggagamot na si Yesu Kristo. Amen and amen. Amen. Let's continue to pray for personal supplication. Yeah. Tita Pepper. Hello? Go ahead, Tita. Yeah, yeah. Heavenly Father, I lift up to you this special favor, this special request for the following people, O Lord. I lift up to you, Lord, si Jeffrey Francisco. I pray, Lord, bigyan niyo po siya ng presence of mind, bigyan niyo po siya ng wisdom, at bigyan niyo rin po siya, Lord, ng lakas na loob para mapasa itong exam na itong IELTS, O Lord. I know, Lord, walang imposible sa inyo. I pray for the Holy Spirit to guide him, to help him, ibigay, tulungan po siya, Lord, na during the exam na magkaroon siya ng presence of mind, O Lord. I lift up to you si Jairus, si Rachel, si Brian. Karoon din po tulad ni Jeffrey na magkaroon sila ng presence of mind. Magkaroon din po sila ng good memory, Lord, during the exam na mapasahan po nila ang NCLEX. I pray for Cled, O Lord, sa kanya pag-aaral sa law school. Alam po namin, Lord, na mahirap itong course na kukunin niya, but I believe, O Lord, we pray, O Lord, na you will also give her the wisdom, O Lord. You will make the course maging madali lang po sa kanya, Lord, ang mapag-aralan niya kung ano man po mga laws to, Lord, na mabigyan niyo rin po siya ng retention of memory, O Lord, na
mapasahan niya lahat ng mga subjects niya, Lord. I pray, Lord, for knowledge, for wisdom, for Sister Cled, O Lord. I pray also, Lord, for Cruz, Paras, Santillan, Ikoy. I pray, Lord, ituro niyo po sa kanila ang lugar na pwede nilang natirhan o ang bahay na kanilang bibilin. I pray, O Lord, for a good place, for a good environment, for a good surrounding na hindi po, Lord, masyadong malayo sa church namin para hindi po sila mahirapan kung ano mga activities meron sa church. And I believe, Lord, na ang bahay na bibili nila ay magkaroon ng good price, tamang price para ma-afford po nila ito, Lord. And I also pray, Lord, na ang mga kapitbahay nila ay maging ay okay, O Lord, at magiging pwede rin po silang mag-witness sa mga tao magiging kapitbahay nila, Lord. Alam po namin, Lord, na gagamitin nyo sila saan man lugar na titirhan nila, anumang bahay na pupuntahan nila, anumang environment, anumang city, Lord. I also pray for my sister, Lourdes Alquiraz, husband, Lord, na hanggang ngayon, Lord, ay hindi pa po nakakakilala sa inyo. Patuloy po sa sinisiran, pero nire-reject niya po, Lord. Nire-rebuke niya. Kayo po ang hindi po na hindi po siya, Lord, hindi po siya, Lord, maiko-convert ng sister ko na makakilala sa inyo. Kayo lamang po, Lord, ang pwedeng humingi po sa kanya. That's why right now, Lord, in the name of Jesus, I pray, O Lord, na ma-deliver siya dito sa Lotto, O Lord. Dito lang po siya, Lord, sa right now, dito po siya nagtitiwala, dito po siya, Lord, naniniwala, dito daw po siya makakayaman, O Lord, which is wrong, O Lord. Dahil alam namin kung siya'y magtatanggap sa inyo, Lord, makakakilala sa inyo, i-bless niyo po siya, Lord, at ang kanyang pamilya. He is the head of the family. Dapat po, Lord, siya ang mas unang makaunawa sa inyo at makakilala sa inyo para ma-lead po niya ang buong pamilya, Lord. I lift up also to you, Lord, si May sa bagong trabaho, opportunity niya as a supervisor, Lord. I pray for wisdom for her, O Lord, para ma-supervise niya po, Lord, kung anuman department ang ilalaan sa kanya, O Lord. And I pray, O Lord, that he will be a good leader in the department, O Lord, na naka-assign sa kanya, Lord. I also pray for faith, good result in her point prayer. Oh, yeah. Yeah, Lord, I also live up to you, Lord, si Faith. Alam niyo po, Lord, ang mga prayer request namin. She just sent the 10 points na kailangan ipag-pray namin gabi-gabi. Katulong po ng church, O Lord. Alam niyo rin po, Lord, kung ano yung mga points na yon na hindi ko lang po, Lord, pwedeng i-discuss dito, Lord. But I believe, Lord, lahat ito, Lord, ibibigay niyo ng kasagutan and you will give us the favor, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that I know, O Lord, you are in our midst right now. And I believe, Lord, you will, ibibigay niyo po ito sa amin, Lord, in your time, O Lord. And niliwala kami, everything will be okay at magiging approved. Alam niyo po, Lord, ang prayer namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because sa inyo lamang po kami naniniwala na isasagutin niyo lahat ng prayer points ni Faith. Marami pong salamat at patuloy namin pinagkapasalamat ni po, Lord, ang church namin na tumutulong sa amin pagdating sa mga prayer requests namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Let's continue to pray for protection, provision regarding pregnancy and blessings, provision sa mga businesses. Tita Fe, kindly unmute. Tita Fe, dumo, kindly unmute. Heavenly Father, we continue to pray, O God, for these our brothers and sisters in the Lord for what they need, Lord. We thank you, O God, for being with Via Plan, and may she continue to put her trust in you and that she will really experience your love, O God, through the fulfillment of her desire. Be with her, keep her strong, and help her to be faithful to you and be a blessing to her family as well. We thank you for Christina San Benaventura. We thank you, O God, for her faithfulness to you. We thank you, Lord God, for her family.
Lord God, thank you for the blessings that you have poured over her and her family, O God, the provisions that you have given them, and bless whatever business they are engaged in the name of Jesus Christ. And may they look up to you as the source of all good and perfect gifts, O God. We thank you, Lord, for what's this apelyido ba to? Unica Retilio, whatever the need is, O God, you know what it is. You know what it is. And Lord God, we thank you, O God, for your intervention, whatever it is, O God, in the name of Jesus Christ. You are the Lord. You have all the power to do whatever is according to your will. And may you, whatever forgiveness is needed, O Lord, forgive, we pray. We thank you, God, for making them strong in you. We thank you, O God, for touching their hearts and for the change, O God, in the lives that they will undergo through the help of the Holy Spirit of God. Thank you for the evangelistic broadcast ministries through the help of Karim and the HQT podcast. Lord God, we thank you for laying your hand upon it and for blessing it further, O God, that many souls would be brought to your fold in the mighty name of Jesus Christ. Bless it, O Lord, and bless the leaders, O God, Karim and Ramon, in the name of Jesus Christ. And we thank you, God, for souls that will be won to you. We thank you for blessing them all in the name of Jesus Christ and meeting each need for them. We thank you for making them grow in their love, in their trust for you, and in their service for the Lord. In Jesus' name we pray and thank you for it. Amen. 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 Lord, we continue to pray for blessings, provision, Panginoon, sa negosyo nila Jairus at nila Rachel, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa kanilang business. Lord, we pray that you bless them, as well as doing retail, Panginoon, yung business nila, Reggie, Panginoon. We pray, Lord God, that continue to provide for them and bless them. Lord, we lift up to you blessings, provisions, and job opportunities para kay Pastor Bong sa bago niyang malipatan, Panginoon, ay po mag-provide. We pray for Brother Renato, Bong Maranan, Besad Samadi, Stephen Maranan, Tess Victorio, Adrilin Shilan, Vicky Wage, Joy, Maria, dalangin na yung Panginoon, pati si Jaya and si Derek, yung reunion nila, Panginoon. We pray, Lord God, for all the things, Panginoon, na kuparin niyo, Panginoon, yung kanilang mga needs. And we pray, Lord God, that we pray na kayo po ang magbigay in desire, Panginoon, na matagal na po nilang hinihiling sa inyo. Ay i-grant niyo po, Panginoon, sa lahat po ng mga pangailangan pagdating sa trabaho, pagdating, Panginoon, sa mga kailangan sa papeles, Panginoon, kayo po mag-provide. We also pray for the U.S. Supreme Court justices as they decide the abortion law be reversed, Panginoon. We pray na we lift up to you our U.S. Supreme Court justices na bigyan niyo po sila ng wisdom na kayo po ang patuloy na manguna sa Amerika, Panginoon. At patuloy kami maging isang Kristiyanong bansa, Panginoon. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, ang tuwing Linggo na alas 9 ng umaga sa Wiley Chapel, ang aming simbahan, mula praise and worship, sharing, sermon, hanggang sa tech team, hanggang sa mga kids, sa mga youth, hanggang sa courtyard lunch fellowship, hanggang sa pagliligpit, hanggang sa makauwi kami, Panginoon, ay dalangin namin ang pagpapala ninyo, Panginoon. Dalangin namin ang mga nagpa-birthday, Panginoon, sa December, Panginoon. Dalangin namin patuloy ng pagpalain niyo si Pastor Bert sa kanyang birthday, si Brother George sa birthday niya, si Brother Aldrin sa December 5, Panginoon, sila Brother Noel in Madrid and Ascaraga, pati yung anniversary, Panginoon, nila Brother Noel and Sister Josie at marami pang iba, Panginoon.
ay naangat namin sa panalangin na ibigay mo po yung desire ng puso nila sa mga oras na ito. Napapasalamat po kami sa lahat ng mga workers namin. Thank you for allowing us to show our appreciation para sa kanila, Panginoon. Nadalangin namin sa inyo, Panginoon, yung Chosen Christmas movie na gaganapin sa Biyernes. At ito, Panginoon, ay sa Simi Valley kung saan dadali namin ang lahat ng aming youth para manood ng sine. Dalangin namin mag-minister, Panginoon, sa kanila ang movie na to para po mas makilala nila kayo in a biblical perspective, Panginoon. We pray for safety na wala pong masaktan or anything untoward incident. At lahat po sila ay mapagpala sa gabi na yon. We lift up to you ang Christmas party ng youth namin, Panginoon, sa December 18. Kayo po ang mangibabaw at iangat, Panginoon, sa Christmas party na to. May you be the season, the reason for the season, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Ganun din po ang church Christmas party sa 26. Kayo rin, Panginoon, ang magpala. At kayo po maging special guest dahil birthday niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na magandang fellowship sa aming simbahan, patuloy na paglago, at patuloy na pagdami, Panginoon, ng aming workers at mga members at attendees. Let's come to, yes, we also pray for our family camp, Lord God, sa July 1, 2, and 3. We pray, Lord, na kayo po ang maging sentro ng camp na to. Kayo ang iangat, ma-worship kayo, madami pong ma-born again at madami madagdag sa aming simbahan para po pray. We come to closing prayer and benediction, Pastor Bert. Kindly unmute, Pastor Bert. Apo, Panginoon. Lord, we thank you na you are giving us the opportunity, Lord God, to commune with you and to lift up to you our petition, supplication, and as well our adoration na ikaw ang aming tinatanghal, dinadakila sa lahat ng aming ginagawa. So salamat po, Diyos, sa lahat ng mga naidalangin. At kami po ay naniniwala, O Diyos, na ito inyo nang pinagpala at sinagot na, Panginoon, kaya nagpapasalamat na kami. Salamat po sa bawat isa na aming kinabibilangan sa gabing ito. Pagpalain mo nga ang bawat pamilya, Panginoon. And thank you as well kina Reggie, Panginoon, sa pamilyang Bondok, Panginoon, sa kanilang pakikisama rin sa gabing ito, Diyos. Pagpalain mo rin sila. So aming pag-imlay sa gabing ito, Panginoon, hiniling po namin ang iyong biyaya at kapayapaan. Pag-iingat, Panginoon, ang iyong pagpapala ay siyang manakili sa amin hanggang sa kinabukasan, Panginoon, ay kami bangon muli na may kalakasan at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming paglilingkuran. Ito ang aming hiling at dalangin na may pasalamat, O Diyos, dahil sa inyong kadakilan sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen. 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 So, 8 to 10. 8 to 10 yan every Wednesday. Ganun din na every Friday meron. Bible study. Pastor, thank you. Pinagpipray niyo pala kami every week. Retelo. Praise report po. God is good. Number one po tayo sa yung Retelo. Wow. Sa US po at saka sa international. Oh. Thank you, Lord. Last month na awardan po. Yun. Oh, yung marami, yung opisina niyo? Oh, buong organization, Pastor, na under ko. So na first time namin na awardan ng parang top top distributors international, tapos sa US, and nanalo rin kami ng worldwide champ ng ring. So blessing po, ang dami pong nagpe-pray eh. Thank you, Lord. Thank you, answered prayer po. Yeah. Ganun pala yung retelo, hindi ko alam yun. Alam niyo po yung retelo po, yun po yung ginagamit nating sanitizer. Ah, ginagamit ni Pastor Bert na binubuga niya at after church. Yun yung kanilang produkto. Yan. Sina Jairus naman, yung Unica, meron silang parang sa mga nag-employ sila ng mga nurses, parang gano'n. Ayan, so yun po, sa Biyernes, wala po tayong Bible study giveaway. Para so, sa Wednesday,
Wednesday, sa Wednesday ulit, no? Sige po, Wednesday join ulit. Ako. Oo. Kailan kayo dadalo ng California? Sa January na, Pastor. Sa January po, mga third week po siguro. Mag-drums ka ulit, George. Oo. Kasi nag... Yeah, sandali lang kami din. Dahil mag-drums ka daw ulit. Oo naman. January. Yes. January po. Mag-drums. Yes. January. Yes, daw. 2022, ah. Yes, sir, Mayro. Congrats. Salamat, Pastor. Thank you. Oh, mag-picture muna tayo. Picture, picture. Ay, sige. Yan lang. Salamat. Okay. Okay. One, two, three, smile. Ayos. Pastor, papanong. Apo. It's a Friday. Papa, saan ang meeting place nila? Sa, ano po, kasama si Stephen po? Oo nga eh. Kaya lang umaayaw eh. Gusto isama ko. Kaya sabi ko, hindi, kailangan na. Doon kabayad ka na. Oh. Sunduin. Sabi, Pastor, sabi niyo, si Conrad ba sasama? Sasama ata eh, apo. Ang, oo, sabihin ang... niyo na lang sunduin para, kasi kung papupuntahin ko sa church, hindi pupuntahin eh. Hindi ko lang po alam, tita, kung ano, kung manggagaling sila sa trabaho. Hindi ko lang po sure. Ngayon, kung sakali, pwede naman natin pakiusapan si Pastor Rev na daanan na lang sa bahay nyo. Idaan nyo. Sige. Pastor. Kagamitin ba nila yung van? Opo, doon sila sasakay. Ayun pala eh. Sabihan na lang ako, Pastor, kung anong oras na daanan para ready ko siya. Opo, sabihan ko si Pastor Rev. Ano naman, malapit naman bahay niyo sa church eh. Oo, yun nga eh. Sige, thank you, Pastor. Oo, yun lang. So, we'll see you on Saturday. Basta, Pastor, yung Monday. Prayer ko, ha? Huwag mo ba kalimutan. Tita. Automatic na yun. Oo. Automatic na yan. Lapit na. Oo. Isang point sa yun. Sa Linggo ay ating Communion Sunday. At, I know. Tandaan na naman tayo. Mukhang madami na naman tayo sa Linggo. Marami pa. Meron pa tayo, Pastor, na sa rep. Opo, yeah. So, lechumbaka naman daw sa Linggo. Sige, God bless you guys. Okay, God bless you. Thank you. Good night po. Good night. Good night. Pastor, gising pa si sister. Tulog na. Tulog na, o nga. Bukas na lang. Bakit? Tapin mo? Bukas. Bukas na lang po. Bukas na lang, Pastor. Tawagan kami. Hindi ko sa kanya. Thank you. God bless. Bye. Pastor. Hoy. Sige, kausapin kita. Sandali. Pagka tawagan mo kayo. Sige, tatanggalin ko lang i-record.